Good morning mga ka-junglers. Ang oras na ay 9:53 na lang umaga. At ngayon, nandito tayo sa shop. At ngayon, yung first order ngayon namin pa rin, no, mga ka-junglers. So, hanggang umaga sa inyo sa mga empire ng mundo. So, dito kami sa junglers ngayon at wala kaming hakot, no, sa ngayon. So, ngayon, ang gagawin ko na lang muna. So, makita nyo mga ka-junglers, no, mula sa kanto hanggang dyan. No, walang kataho-taho dahil nga wala kaming inspiration, mga ka-junglers, no. So, may mga kalat dito sa labas. At sa loob, mayroong kalat din ako sa bodega, siyempre. Teka yan. So, unahin ko muna yung sa labas para kahit papaano, eh, kahit din muna tayo nag-cooperate, eh, kailangan malinis yung ating shop, mga ka-junglers, no. So, samahan nyo ako mamaya, hanggang mamaya dito sa video ko dahil magpa-price update ako ng presyo ng kanso, no. So, hindi ko lang alam kung may pagbababa o may pagtataas kasi nga, yun nga, nawala yung mga dati kong mga, yung mga abiso sa akin, na-delete yun, no, sa nakaraan kong account, no. So, ngayon, mayroong abiso sa akin, so yun lang ang pumasok sa, kaya hindi ko alam kung hindi ko alam kung magtaas ba o bumaba ba yung tanso, no, mga adyan, no? So tara, samahan nyo ako hanggang mamaya. Tara, let's go. So yun nga mga ka-junglers, no, at kami nag-message sa akin na may katsak ako kanina, subscriber natin, hindi ko alam kung taga saang probinsya sila mga ka-junglers, no. So luluwas daw sila ng Maynila mamaya, so tingin ko mag-aeroplano sila, so hindi ko alam kung ano yung ang pakay naman nila, alam ko yung tungkol dun sa plastic na lalagyan na ng jelly, parang jelly siya. So pinakita nila sa example dun sa picture, pero meron akong sample dun, eh, pero alam ko sa sipak siya, eh. Pero sabi ko magdala na rin ng sample, baka umaga pa, sana masama natin sila dun sa gilingan para makita natin kung pwede yung dadala nila ng sample, mga ka-junglers. So hindi pa sila kilala kung ilan sila, mga ka-junglers, no? So yun, abangan lang natin sila kung makapunta sila lang mas maaga rito. So mag-aeroplano nga tayo, mga ka-junglers. So mamaya magpapasabi tayo ng class A, B at C na tanso, mga ka-junglers, no, dahil may abiso sa akin kagabi, ha? So yun mga ka-junglers, no, yung junk shop ko napakalaki pero walang laman, no. So sa susunod na pagbubukas ko, paglilinis ko, doon man ako titira sa loob. Pero marami pa akong titirahin dito sa labas, mga ka-junglers, no. Unti-unti ko lang kasi ako lang mag-isa, mabayo ko, may sakit pa, no. So tara, let's go, press update tayo ng tanso class A, B at C. So tara, let's go. At muli mga ka-junglers, ako ay nagbabalik dahil ang oras na 11:23 na ng tanghali. Mga ka-junglers, magandang tanghali sa inyo sa mga empiring ng mundo at may dumaan na trend, no? So ang araw po ngayon mga ka-junglers ay July 5 na po, mga ka-junglers, at araw po ng Miyerkules, no? Magandang umaga po sa inyo muli, no? So yun mga ka-junglers, no, magtatanghalian na, at yun, katatapos ko lang maglinis, no? So konti lang natin nilinis, mga ka-junglers, dahil
may inaabangan tayong bisita na galing pang probinsya. So hindi ko na itanong kung saan sila galing at sana matuloy sila ngayon dito dahil meron silang dalang sample, no, para nagkano sila ng bentahan dito sa Gilingan, mga kajakas, no. So abangan natin yan sa susunod video, sana makakuha ng video. So dito sa video to, mga kajan, no, magpa-price update tayo ng presyo ng Tansong Dilaw at Tansong Class A, B at C dahil may aviso sa akin kagabi yan, mga kajan, sa aking nirerektaan dyan, no. Pero bago natin yan simulan, mga kajan, magbabasa muna tayo ng question at sa ating mga kajangas na sumusubaybay po sa atin. So simulan natin ang kanilang question. Ang question na to ay galing sa ating kajangas na si Sir John Big Z, no. So shoutout sa inyo, Sir John Big Z, at ito ang kanyang kajangas question, no. Anong ibig sabihin ng less? So itong question na to ay galing to doon sa video natin na upload ko doon sa presyo ng bakal, mga kajangas. Ano ang ibig sabihin ng less? Ito yung less, mga kajangas, ay bawas to sa inyong dalang bakal, mga kajangas, no. Tulad kaya boss, eh meron silang less na 2% sa bakal yung assorted. Matik yun, pag tinimbang yun, less 2% agad yun, mga kajangas, no. Walang dagdag, walang kulang, less 2% yun. Kapag hindi basa, mga kajangas, so kailangan nila mag-less, mga kajangas, dahil siyempre may mga kalakalawang yan o mga basura na hindi medyo malilinis. Siyempre nga, diyang siya. Pero ibang kalakal naman na bakal na dinidiligo doon, maayos naman. So, matik lang talaga yan, mga kajangas, na may less lang talaga. Siyempre may mga dumihan eh. Yung nga, kalawang nga. So, kailangan talaga nila mag-less. Kaya sa atin sa diyang shop natin, kaya pag namimili tayo, at maaari, huwag na natin kukunin yung sadali ng customer. So, hanggat maaari, huwag na natin timbangin yung 0.5 sa ating timbangan na baskula. Dahil papaliwanan lang naman natin sa ating mga customer na sir, kasi sa rektaan, sa tunawan, may less din po kami na 2%, no? Pero sabihin nyo naman 5%, no? Para maunawaan nila na paliwanan ninyo na meron ding less sa inyo. So, sa inyo, ang kalami lang nga, 0.5 lang, mga kajans, no? So kasi pag kilo yan, pag tunilada ang deliver nyo doon, malaki rin yung 2% na yan. So yun, maraming salamat sa question ni John Big Z, mga kajans, no? Sana nagustuhan mo ang aking sagot, mga kajans, no? So meron pa tayo isang question na galing kay kajangas natin na si Sir Julius Hoyme Odis. Ito ang kanyang kajangas question. Magkano po ang bilihan mo ng lata at takip na puti? So ang bilihan ko ng lata dito, kahit hindi yung pit-pit, kahit pit-pit pa yan, basta maliliit na assorted siya, hindi yung big lata, bilihan ko lang dito, mga kajangas, ay 6 pesos yan, mga kajangas. So, mag-less lang ako dyan kapag marami. Sasabihin ko yan sa customer ko na magbabawas tayo ng less 5%. So papaliwanagan lang natin yan ng maayos. So yun, maraming salamat sa ating dalawang kajangas natin na nagtanong, no. Malaking bagay to para sa akin na magtanong po kayo at saabot po ng aking makakaya at inyong masasagot. So yun, mga kajangas, no, at magpa-price update na tayo ng presyo ng Tansong Dilaw at Tansong Pula sa aking nirerektaan. So handa na kayo, huwag lang natin yan patagalin. Handa na kayo, harap na kayo na lapis at papel. Sisimulan na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. Pista nyo na yan. So ito, mga kajangas, effective to ngayong araw. Ang piso na to dumating sa akin kagahapon ng gabi na, mga kajangas, no. So effective to July 5, 2023. Ang presyo ng Tansong Dilaw sa aking rektaan ay 285 pa rin yan, mga kajangas, per kilo. Sa Riyang shop ko, pwede akong mamili niyan ng 220 pesos hanggang 230. Yung 230 na yan, dagdag ko sa punting. So depende yan sa dami ng ibibenta sa akin. O request nung customer natin na, boss, baka pwede magdagdag. Sige, pwede yan. Basta 5 pesos to 10 pesos. So kikita pa rin ako dyan ng 55 pesos dahil ang rekta ko ay 285 pesos. No? Sinasabi ko lang sa inyo para meron kayong guide. O, yun lang. Para pagkumpara nyo lang yung kung magkano kinikita ng isang dyan sa pamimili. No? So yun, mamaya ma-explain pa ako. So punta na tayo sa Pula Class C. Ang price ng Pula Class C sa ating nirerektaan ay 400 pesos na yan, mga kajangas. Kung ako naman mamimili dito sa dyan shop ko, 330 ang walk-in. Pwede siyang minute hanggang 340 pesos, no? May dagdag ako 10 pesos. Pero magsimula muna kayo sa 5 pesos hanggang 10 pesos. So, kikita ka pa rin naman dyan ng 60 pesos sa Pula Class C, no? Depende yan sa dami ng ibibenta sa inyo, mga kajangas, no? Kasi babalik at babalik yan pag pinibigyan nyo sila kahit inibigyan nyo yan, mga kajangas, no? Ito na tayo, mga kajangas, sa presyo ng Class B na Tanso. Ang presyo ng Pula Class B sa ating rektaan ay 400
30 na yan mga kadyangs per kilo sa ating rektahan. Pero dito sa junction ko, kung ako mamimili yan sa walk-in mga kadyangs, ang presyo niyan mga kadyangs, ang bilihan ko ay 350 pesos yan mga kadyangs per kilo. So kapag umirit ang ating customer, pagbigyan natin, magsimula tayo sa 5 pesos hanggang 10 pesos. So pwede tayong mamili niyan ng 370 o hanggang 370 mga kadyangs. No? Kapag umirit, pagbigyan natin, depende yan sa dala niyang tanso kung gaano karami. At syempre, pwede ka rin naman kumita dyan ng 60 pesos at malaki pa rin yung 60 pesos niya na tutubuin mo, no? Pag naipo mo yan sa buong isang linggo. So, yun mga kadyangas. So, yan mga kadyangas. So, punta na tayo syempre sa Pula Class A, ang pinakamahal na tanso. So, ang presyo ng Pula Class A sa aking nirerektahan ay 450 na yan mga kadyangas per kilo. So, kumas na to, pero mababa to ng nakaraan, no? Mas mababa to. So, ang presyo ng Pula Class A sa aking rektahan ay 450. Junk shop ko, pwede akong mamili niya ng walk-in ay 370 pesos per kilo. Pag namirek, magdagan niya 5 piso hanggang 10 pesos lang yan. So, magiging 380 yan, mga kadyangas. So, pwede pa rin naman akong kumita ng 70 pesos, no? So, hindi pa rin masama yan. Napakalaking kita pa rin yan dahil pag umabot ng sa 500 kilos, 300 kilos ang inyong tansong na ipon sa loob ng isang linggo ay malaking bagay na rin po yan. Tatandaan nyo po, pag umili po ang ating customer, bigyan po natin yan ng pagkakataon na tumaas ang kanilang binibenta. No? Hanggang 5 pesos hanggang 10 pesos lang yan po. So, mga nabanggit kong presyo ay hindi po yan galing sa exporter. No? Presyong yan ay doon lang sa malaking junction na nagbibilida sa exporter. Kaya itong malaking junction na binabanggit ko ay mataas din itong mamili mga kadyangas para rin yung exporter. Maliit lang din ang tinutubo niya. No? Dahil ang katwira niya, maliit man ang kita, pero tuloy-tuloy mabilis ang transaction, malaki pa rin ang kita. Marami pa rin ang matutuwa. No, yun. So maraming maraming salamat sa inyo. Tutok dito sa ating video for today. Kung nagustuhan naman ating video for today, syempre, pakilike naman. Hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel. Click nyo yung subscribe button dito sa ating channel para ma-click po kayo sa mga bagong i-upload ng mga video. So muli ako po ang inyong kadyang sa si Erwin. Kita-kita po tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyang.